Mabilis sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa nakalipas na apat na dekada na itala po last year, 2022. At para himayin ang usapin kaugnay dyan, ay baka kasama natin si Michael Recafort, Chief Economist ng RCBC. Magandang araw, Sir Mike. Ay, magandang umaga po, Aljo at sa inyo po mga taga-subaybay. Okay. Naitala ang 7.6% na GDP growth rate para po sa taong 2022. Ano ang mga nakikita ninyong factors sa malaking paglago ng ekonomiya po last year? Una, yung at least three main factors po yun, Aljo. Kasi nag-reopen po ng husto yung ating ekonomiya into greater normalcy. No? Ay po yung number one. No? Kasi wala na pong restrictions. Tsaka yung mga dating, yung missing elements ng recovery, finally, nandiyan na yan, yung turismo, no? So, umaakit na po. In fact, early this week, nagsimula na rin po yung group tours, no? From China, no? Kasi nag-reopen na rin po yung China. At of course, nandun pa rin po yung mga health protocols na sinusunod po sa buong mundo, no? Kaya, ay nalang po yung ano, kumbaga, di ba, kabubukas lang po ng foreign tourism since February, more than 2.6 million tourists, more than $3.8 billion yung kinita. So, nasa tamang recovery path po yun. No? Ganon din yung domestic tourism, nagre-recover na rin po. Pati yung, since nakabalik na po sa eskwelahan yung mga estudyante noong August 22, no? Ayun po kasi yung ano, isa sa mga pinrioridad nito pong nakaraang anim na buwan. No? So, ayun, kaya ano, nakita natin yung mga yung datos po natin sa GDP. Yan, ayun po yung mga pinakamalaking growth rate. Sa kadahilanan, kasi po, may restrictions po sila 1 to 2 years ago. No? Kaya mababa po yung base o denominator. Ganun din po sa buong bansa. No? Kasi yung previous year po, noong 2021, meron po pong buckets of lockdowns, meron po pong mga restrictions. Kaya namamagnify po yung growth. Tapos normal na normal, magmula pa po nung election, di ba, nung kampanya, nakita natin yung election-related spending, nakadagdag din po yun, yung increase infrastructure spending, kaya lalo pa po na magnify yung growth po natin, no? Ayun po yung main reason, no? Pag hinimay-himay natin yung number, tsaka yung mga pinakamalalaking growth rates, mga related din po sa turismo. Imagine niyo po, noon almost 2 years, wala pong foreign tourism. Tapos, may restrictions po sa domestic tourism. Kaya, yung double-digit growth po yung nakita natin, no? May git between 10 to 20% yung pagdating sa accommodation, transportation, pati rin po sa edukasyon, no? So, nag-reflect na po yun, no? Sila na lang po talaga yung missing elements. At least, yung mga negosyo, mga industriya, na kasi sila po yung hard hit, eh, nung pandemic, eh, sarado po sila ng yung turismo, almost 2 years. Yung education sector, more than 2 years po sarado yan. So, nakinabang din po, yung nakita din natin sa datos, yung retail, yung pagdating po sa retail trade, no? Kasi yung ibang ano nga po, ibang establishmento, ibang mall, balik na rin po sila sa ano, sa pre-pandemic levels, no? Kasi ultimo yung pagsuot ng mask, eh, optional na po. Although, ini-encourage pa rin po yun. Kumbaga, yun po yung number one. Tapos, number two po, eh, syempre, yung demographic sweet spot ng ating bansa or demographic dividend. Kasi, ang karakteristik po ng bansa, ayun, Pilipinas po kasi 2015 lang po nakamit yun, no? Isa po sa huling mga bansa sa rehiyon na nakamit ng Pilipinas yan. Nauna po yung mga kapitbahay natin between 10, 20, or even 50 years, the like of Japan, 50 years yan nauna sa atin, no? Yung Hong Kong, Singapore, 1980, yung South Korea, 1985, yung China, 1990. At yung iba pa po natin mga kapitbahay na una po sa atin na 10 to 20 years. Kasi ibig sabihin po ng demographic sweet spot or demographic dividend, majority po ng ating populasyon ay working age na. E bata po yung populasyon natin, less than 25. So nakita naman po natin, parang ang ano po doon, rule of thumb, at least 6 to 7% po. Kasi bata yung population, productive, no? Ba, ano eh, majority ng population natin nagtatrabaho na, tapos naghahanap buhay na, kumikita, meron silang earning power, may spending power, tapos imagine niyo po 'yon. They would start families, bibilian ng mga bahay, sasakyan, appliances,
they would also send their children to school at gagastos po sila. Kaya economic driver po yan. In fact, dahil bata po yung populasyon natin, populasyon po kasi natin 110 million. We're the 12 largest in the world, no? Kaya, in fact, if you compare it to developed countries, aging, matatanda. May mga population ng developed countries lalo na. Kaya nakakapagpadala rin po tayo ng OFWs. Tapos, naglo-locate po dito, yung mga, alam yung mga BPO, no? Kaya po yung, neighbor supply po tayo, pati yung ibang industriya, no? Kaya, ayan po yung, for the coming years, next 5, 10, or 20 years, at least 6-7% growth. Ayan po talaga yung trend average natin. Characteristic po yan dahil maganda po yung demographics natin, no? Kasi in fact, noon bago mag-pandemya, ang average growth po ng Pilipinas sa GDP is between 6-7%. Yun, medyo na magnify lang po ngayon dahil mayroon pa pong konting lockdown ng 2021. Kaya malakas po talaga yung data, 7.6%. Natapatan po niyan yung highest noong 2010. Kasi noong 2010, bakit po mataas noon? Kasi noong previous year, meron pong global financial crisis. Kumbaga mababa rin po yung base or denominator. And this is also among the highest in 46 years or since 1976. So, ayun, medyo dahil doon po sa base effect. Pero at least yung looking at the fundamentals, medyo magno-normalize siya. Like, ang estimate po for 2023, between 6-7%. It may not be as high as 7.6%, but that is still decent. And the Philippines is also among the fastest growing economies this year, no? Na-acknowledge po yan internationally, no? Kahit nga po sa na-encourage din po yan ng global investors, yung mga nagdalo po yun sa World Economic Forum sa Davos, no? Kasama pa po tayo sa tinatawag na VIP by Vietnam, Indonesia, Philippines. Kasi ibig sabihin po nun, maganda po yung prospects ng ekonomiya kung malaki yung populasyon, no? Basta ang condition po doon, maging productive po yung population. Meaning, lalo na sa mga kabataan, sa youth, next generation, dapat makapag-aral po sila mabuti. Dapat nandoon din po yung tamang nutrisyon, yung tamang healthcare, para siguraduhin talagang maging productive members sila in the future, pag naging part na sila ng workforce. Ayun po talaga yung inaalagaan doon, no? Kumbaga, yun po talaga yung tinatahakan pong direction when it comes to policies, no? Kaya very promising po yung mga ganung bansa na may malaking populasyon provided makapag-aral po mabuti at maging productive at kumita, no? Kaya yun po yung one of the fastest growth, yung between 6-7% GDP or economic growth this year. Among the highest, among the fastest in the world kahit may challenge ng recession, no, sa US. Kasi naman yung risk of recession sa US dahil sa kakataas po ng interest rates, bunsod nga po na naging elevated po yung presyo ng mga bilhin sa buong mundo dahil ang main source po noon yung gera. Kaya nag-respond lang po yung mga central bank para dahil nag-40-year high po yung inflation sa Amerika, nag-9.1% noong June. And naging matagumpay naman po yung mga global central bank. Opo. No? Na nagtaas po ng interest rates at nabababa yung presyo ng langis kahit paano, among one-year lows pa rin po, no? Nasa $80 ngayon, ang peak po niyan $130. Opo. Kaya nagtrabaho naman po yung mga central bank. Opo, gawin po. Ang Pilipinas ang nakapagtala po ng pinakamataas na paglago nga sa rehiyon. Ito'y sinundan ng Vietnam, around 5.9%, and China, 2.9%. Ano po yung mga specific impact po nakikita nyo dito? Kasi po, yung China, ngayon nag-lockdown po yan karamihan ng last year. Dahil ano po sila, yung zero COVID policy po sila noon. Pero ano po yun, may git kalahating taon din po yun. Pero nitong Disyembre, nagbukas na rin po sila. No? Kaya pagdating sa investors, sa global investors, no, lalo na, medyo given our attractive demographics, pataas po yung populasyon natin. Attractive po yan pagdating sa mga pinakamalalaking at pinakamayaman na kumpanya, mga multinational companies, global companies, na they have to be here, no? Kasi malaki yung market po eh, ng mga produkto nila, no? Kaya they have to be here. At nakita na po natin yung mga pinakamalalaking multinationals, nandito po sila rin. At maaring maka-attract pa po ng iba pa pong kahanay nila, no? Na malalaki rin pong global companies, no? At pwede mag-locate pa po dito. At the same time, syempre, attractive din, dahil attractive po yung demographics natin,
meron po tayong supply ng labor na medyo skilled labor kasi pinoposisyonan po ng ating bansa yung medyo higher end of the yung higher kumbaga higher skill sets no, mga professionals. Kaya nga po sa larangan ng ano sa BPO, number 2 po yung Pilipinas after India. Sa call center po, yung subsector po ng BPO, number 1 po ang Pilipinas. Kaya look at the biggest banks in the world. They're here in the Philippines, they're outsourcing, no? Kasi nandito po yung ano, nandito po yung skilled labor, mga professionals, para mag-cater po doon sa ano, mga customer nila sa buong mundo, no? Kung BPO po yan, yung mga back office operation, mga contact, yung mga call center or contact center, customer service, and so on. Tapos, yung turismo, promising din po yan. Kasi, kailangan po talaga humabol ng Pilipinas, no? Kasi kahit bago po pong mag-pandemya, medyo matataas na po yung number of tourists tsaka revenues po ng tourism na mga kapitbahay po natin sa ASEAN at Asia. So malaki, maganda po yung prospects niya kasi maaari pa po maglikhaya ng maraming trabaho yung pagdating po sa turismo. Ganon din po sa agrikultura dahil yung food supply, no? Kasi lalo na po, napapanahon po ngayon yung inflation o yung mataas sa presyo ng bilihin, matutugunan po yan, lalo yung mga pagkain, yun, minsan di na po talaga maiwasan yung weather, minsan yung mga bagyo, pero ang ano po yung importante po talaga i-boost po further yung productivity ng agriculture sa pamamagitan ng increased mechanization para mapababa pa po yung cost of production at ma-increase po yung productivity per hectare. Ganun din po yung mga higher yielding seeds, mga storage facilities, irrigation facilities, pati pa po yung mga farm to market roads and other infrastructure and logistics na makasuporta kasi mga kapitbahay po natin sa ASEAN iba po sila nakakapag-export pa po, no? Eh, karamihan po sa kanila, sa ano rin, yung food security natutugunan po nila, lalo na po yung mga bansa na may malaking landmass, no? Kaya, ayun po yung, doon po talaga ma-address yung, when it comes to food supply. Kasi po, yung free trade agreement for the past 10 to 12 years, kasi nagsimula po yung ASEAN-China free trade, bumaba po yung import tariff sa halos lahat po ng produkto. Naiwan na lang po talaga sa bigas na 35%. Kaya nagka-rice tariffication, no? Sa asukal, 5%. Much lower po yun, no? Sa pinanggalingan po na mas mataas sa level. Kaya naging mas mura po mag-import sa for the past 10 to 12 years, no? Kaya medyo, siyempre, malaya naman po yung ekonomiya natin. Yung mga negosyo, mga consumer, nakakapagpili naman po sila. Pero it's really about time na imbis na mag-import lang po, no, na nakasanayan na dahil mas, lalo na kung mas mura sa mga kapitbahay natin, kailangan din po talaga tugunan po yung supplies dito. Sir Mike, kasi iba po talaga specific sa supply. Opo. Opo. Inaasahan ba ang patuloy na paglago ng ekonomiya natin this year, 2023? Ay, opo. Kasi meron pa po special factor, no, bukod sa pagbukas pa po ng ekonomiya. Ito po may... yung scheduled na ano yung reduction ng income tax rate sa mga individual taxpayers nag-take effect po yan ng January, so bumaba po yung income tax rate na binabayaran po, no, na karamihan po ng income tax bracket mga between 3-5% din po yung nadagdag sa take home pay, no. Pero malaki pa paano, malaking tulong din po yan sa pag-boost ng economy bukod pa po sa pag-reopen ng economy, bukod po sa demographic sweet spots, sa improved demographics. Yung BPO, malakas pa po yung ano, yung growth prospects for the next 6 years, no? Yung more than $30 billion per year na kinikita nila, pwede pa po yan, industry association pointing towards $50 billion for the next 6 years na, so may dagdag pa po $20 billion per year, no? Papunta po sa tatahakin po na mag-employ pa po ng more than 1 million BPO workers, ngayon po 1.4 million. Considering ang pinanggalingan lang po niyan 18 years ago noong 2004, $1 billion lang po 'yan at 100,000 employees. So, kasi po medyo contrarian po sa BPO pagka may global economic downturn. Lalo pa po naiinganyo yung mga global companies para maging cost competitive. It's a sad fact na nagle-lay off po sila sa developed countries, pero nililipat po nila yung trabaho dito para po sila makatipid. At growth driver din po yan. Hindi lang po sa Metro Manila. Pumupunta din po sila sa mga probinsya, yung key cities. Lalo na yung ano, tinatayo na po yung mga township projects sa, yan, sa Luzon, iba-ibang syudad sa Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na po yung sa areas na maraming, yung mga maraming colleges and universities. Kaya, dumadami po yung commercial area. So, win-win po sa lahat. Nakakatipid po yung global companies.
at naglilikha pa po ng trabaho at maraming oportunidad, lalo na po sa ating mga probinsya ngayon, no? Tapos yung OFW remittances, eh mukhang patuloy pa rin po, nag-record high po yan, more than $35 billion per year, number 4 po tayo sa mundo after India, China, and Mexico. For a time, na-overtake pa po natin yung Mexico. At yung turismo, kumita po yan ng ano, more than $3.6 billion. Eh, bago po mag-pandemya, kinikita po niyan between $5 billion to $10 billion. At marami maglilikha pa po yan ng maraming trabaho. At iba metrics, foreign direct investments, lately yung data po, eh, yung datas po, eh, among pre-pandemic highs, sa isang buwan lang po, $900 million. Noong 2021, nag-record po yan na $10.5 billion. So, tingnan natin, no? Kung sa kakahikayat pa po ng maraming investments, maglilikha po yun din yan ng maraming trabaho at oportunidad. So, yun po yung, ano, kumbaga promising pa po yung, ano natin, ibang metrics, yung, kahit, medyo, at least yung inflation sa buong mundo, ay natutugunan na po ng mga central bank, no? Nag-improve na po yung financial markets, yung stock market, halimbawa, nag-bottom out na po nun October, no? Nakita na po natin yung ilalim, pati yung, at least yung peso, nag-improve na rin po, di ba? Itong T9 ngayon, nasa 54 levels, it's already the lowest in more than 7 months since June 21, bago, even a few days bago po yung administrasyon na ito, no? So nag-improve na rin po yung peso. Sir Mike, may pahabol, may tanong si Asher Kadapa ng UNTV. Ano po ang inyong nakikitang epekto sa credit card users ng pagtaas ng interest ng credit card companies pagkatapos itong payagan ng BSP? Kasi po, tumaas po yung interest rate po sa buong mundo. In fact, yung US nagtaas po ng 4.25, no? Since March of last year, yung local central bank natin nagtaas din po ng 3.5 percentage points. So, maaaring makabagal din po. Mga lahat po ng klase ng loan, hindi lang naman po credit cards, tumaas po yung interest rates, no? Dahil nga po yung tatrabaho po yung mga central banks, tataas po talaga silang interest rates para sadyang pabagalin yung mga ekonomiya at bababa yung demand, ganun din po sa spending, no? Consumer spending na financed by credit cards. Medyo magsuslow down po ng konti kasi ang mithiin po nila, yun, gagawin po nila lahat ng paraan, they would use all the tools at their disposal to slow down inflation, no? At naging matagumpay naman po yung US din at in the coming months, yung year-on-year inflation, mukhang mag-i-improve na rin po kasi parang kaya nga po nagkaka-risk of recession, parang pabagalin po yung mga ekonomiya. Kahit yun po yung unintended consequence, para lang po pababain yung mga presyo na bilihin. Of course, that's on top of yung mga intervention to increase supplies of, especially of food, para mag-increase po yung supply at bumaba po yung presyo na bilihin. Opo. May follow-up question si Asher. Ano ang tips ninyo para hindi mabaon sa utang ang sino mang gumagamit ng credit card? Una, pay on time, no? Para hindi po magbayad ng mas mataas na interest, no? Pangalawa, siyempre, yung medyo dapat stick to the necessities hanggat maaari yung mga kailangan lang po. Yun po talaga yung mga, lalo na sa panahon po ngayon, mataas po yung mga presyo ng bilihin, no? Maging practical din po sa mga purchases. Okay. Thank you so much, Sir Michael Ricafort, Chief Economist ng RCBC.